Okay, isa na naman po mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Sa lahat po ng nakantabay ngayon pong gabi sa atin pong gawain, ay lubos po ang amin pong pasasalamat. Una po sa ating Diyos, ano po, at ang atin pong pasasalamat po muli sa araw na ito ay tanging sa Diyos lamang. Sapagkat tunay nga po na buong araw po muli tayong iningatan ng Panginoon at ibinigay, ipinurvide po yung atin pong mga pangangailangan. At isa po sa dapat lalo po higit nating pasalamatan ay meron siyang salita na atin po ngayong pag-uusapan. So, ngayon pong gabi mga minamahal, purihin po ang Panginoon sapagkat isa na naman pong story sa Bible ang atin pong pag-uusapan at atin pong lilinangin. Ang mensahe pong ito ay maaaring magdala sa atin upang tayo po ay matakot at magkaroon po ng ideya na habang buhay pa po tayo mga minamahal, ay malaman na po natin yung pong aral ng ating Panginoon na ang kanya pong kaligtasan ay kinakailangan po nating tanggapin habang tayo po ay nabubuhay pa. Sapagkat ang buhay po mga minamahal po ay hindi natin hawak, pero yung katotohanan po pwede po natin itong hawakan habang tayo po ay buhay pa. Maaari po nating matiyak yung tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa gabi pong ito, mga minamahal, ay lulundag na po tayo sa story, mga minamahal, na may pinabagatan pong The Story of the Poor Man and the Rich Man. Ano po? So, yung isa pong pulubi na si Lazaro at isa naman pong mayaman ang atin pong pag-uusapan. So, kahapon po ay pinag-usapan po natin yung tungkol po, mga minamahal, sa kwento po ng alibughang anak. At dun po ay nakita natin yung kabutihan ng Panginoon at yun po mga minamahal na pag-ibig na kahit tayo po ay nagkamali at nagkasala, basta tayo po ay naging totoo sa Kanya, tayo po ay marunong humingi ng tawad, marunong po tayo magpakumbaba, tayo po ay tatanggapin ng atin pong Panginoon. Sa gabi pong ito, atin pong tunghayan ang atin pong mga Biblia sa aklat po ng Lucas chapter 16, verse 19, and we are going to read hanggang verse 22. Yun lang po muna yung atin pong babasahin. Ang sabi po dito, mayroon niyang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Isang pulubya na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman, oo at lumapit pati ang mga aso at inihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. So mga minamahal, ngayon pong gabing ito, bago po natin tunghayan ang isa na naman pong kwento na mapupulutan po ng aral na kung saan ay talagang kailangan po natin yung kaligtasan. Ano po? At ngayong gabi po, tayo po muna po ay mananalangin. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, na dakila, makapangyarihan sa lahat, marunong sa lahat, ngayong gabi ay muli kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa kabila po ng napakarami po naming mga kasalanan at pagkukulang. Meron kaming naisip, meron kaming nasalitang masama, nagawang masama, at hindi lamang Panginoon yun, kundi yung pong mabuting bagay na dapat namin gawin pero hindi namin nagawa, kami Panginoon ay humihingi po ng tawad. Kami po ay kapos. Salamat sa iyong biyaya, kami po ay nagkaroon po ng kahustuhan sa pamamagitan po ng iyong biyaya, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na sa amin po ay nagligtas. Ngayong gabi o Diyos, kung sino man po ang nanonood ngayon na hindi pa po nakakakilala sa iyo, hindi niya po alam kung saan po patutungo ang kanyang kaluluwa matapos na siya'y mamatay, ngayong gabi, bigyan mo kami ng unawa, bigyan mo kami ng liwanag, o Diyos, na maunawaan ang buhay sa likod po ng kamatayan. Dakilang Diyos, ngayon pong gabing ito, samahan niyo nga po kami, pagpalain niyo po kami ng iyong mga salita.
Ito po'y aming samo at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So, muli po, ako po ay bumabati sa bawat isa po ng isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat, no? At kung kayo po ay ngayon ay naka tunghay sa atin pong gawain ito, ano ho, ay maaari lamang po na kayo po ay mag-comment ng amen para naman po malaman po namin kayo po ay kasama po namin at kayo po ay amin pong maipanalangin. Kung meron po kayong mga special request, pwede po kayo mag-comment lamang po sa atin pong comment section para po kayo po ay maipanalangin po natin. Ano po, matulungan po sa bagay na ito. So ngayon pong gabi mga minamahal ay isa po sa pinakang mahirap tanggapin na katotohanan po ay yung salita pong kamatayan. So, first and foremost, gusto ko po munang sabihin sa bawat isa sa inyo, sa lahat ng nanonood po ngayon, na ang kamatayan po mga minamahal po, kung ikaw ay nakakatiyak o ikaw ay naligtas, ikaw ay may buhay na walang hanggan, hindi mo dapat katakutan ang salitang kamatayan. Sapagkat ito po yung stage na kung saan mga minamahal, doon po natin mararanasan po yung tunay na kapahingahan. Na doon po mga minamahal, sa kabilang buhay, wala na pong dusa, wala na pong hapis, wala na pong karamdaman. Mga minamahal, sa totoo lamang po, pahirap po ang sitwasyon ng ating mundong ito. Ano ho, sa panahon po ngayon, nakakalungkot man pong katotohanan, pagka kayo po ay nagkasakit, hindi po biro, hindi po basta-basta. Sapagkat napakatindi po ng ating nararanasan sa panahon po natin ngayon. Pero tayo po ay nagpapasalamat kung tayo po mga minamahal ay nakasumpong ng kaligtasan. Yung bang alam natin na pag tayo po ay nagpantay ang mga paa at pumikit ang ating pong mga mata, ay alam natin, natitiyak natin mga minamahal na tayo po ay tatanggapin ng Diyos doon sa kanya pong kaharian. At magiging totoo po yung salita po sa atin pong nicho o doon po sa atin pong libingan na rest in peace. Ano ho? Sapagkat hindi naman nga po lahat ng mga namatay ay rest in peace. At ngayong gabi, atin po yung uunawain. So kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi mo pa alam kung saan ka patutungo, ay mangyari lamang na mag-stay ka sa video na ito hanggang sa matapos iyong maunawaan at magkaroon ka rin ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. So, magsimula na po tayo ng ating pong pag-aaral ng ating ng salita ng ating Panginoon. So, simulan po natin mga minamahal dito po sa verse 19, ang kwento po na kung saan ay ibinahagi po ng Panginoong Jesucristo upang malaman po natin, oho, ikaw at ako, kung ano po ba yung pwedeng mangyari sa likod po ng kamatayan. Dito po natin lilinawin mga minamahal na maraming mga paniniwala na hindi po sinasang-ayunan ng salita ng Panginoon. Dito po natin makikita na pagka namatay po ang tao, ay meron pa po palang pupuntahan. Meron pa pong nararamdaman. Meron pa pong nararanasan. Hindi po tama yung mga atin pong kinagis ng paniniwala na pag daw ang tao namatay, pauli-uli na lang daw ang kanyang kaluluwa. No? At kung saan na daw po gusto niyang pumunta, doon daw siya pumupunta. At isa po sa pinakang malaking kasinungalingang atin pong pinaniwalaan, lahat ng tao na namamatay, mga minamahal, ay sa langit pumupunta. Nung kamakailan, mga minamahal, nakakita po ako ng post sa Facebook, yung pong lalaki po, mga minamahal, ano po, ay nagbigti. At siyempre, dahil mahal po ng kanyang kamag-anak, itong nagbigti na ito, ay niligay niya po sa caption, ano, bakit mo ginawa yon, ano, ay napakarami po pang pwedeng maranasan, pero alam ko na masaya ka na sa piling ng Panginoon. Mga minamahal, gusto ko pong itama yung ating kaisipan. Hindi lahat ng tao po ay sa langit pupunta. Sapagkat napakaliwanag po ng Biblia na yung mga makasalanan, yung pong mga liko, mga mangangalunya, mapakyapid, mga sakim, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga maglalasing, sa mga
mapakiapid sa kapwa lalaki, mapakiapid sa kapwa babae, sa mga nang bababae, sa mga babaero, sa mga lasing, sa mga magsusugal, at doon po mga minamahal sa lahat ng mga sinungaling. Mga minamahal, lahat ng kasalanan yan, mga minamahal, every one of us are guilty. Walang sino man po sa atin ang magsasabi na, yes, wala akong nagawang kasalanan sa mga bagay na yaon. Mga minamahal, sabi po ng Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, natapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon pong gabi mga minamahal, simulan po natin ang kwento. Mayroon niyang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo na binigyan po ng description ng Panginoon ang taong mayaman. Pag ikaw pala ay mayaman noong unang panahon, ikaw ay nagdaramit ng kulay ube. So, sa panahon natin ngayon, mga minamahal, kahit po hindi mayaman, ay makikita po natin, sila po ay may ube din. Ano? Yun nga lang minsan, sa mukha, sapagkat binugbog ng kanyang asawa. Ano? So, yun ay, ibig sabihin, ay mayaman po sa hinagpis. Ano? Mayaman po sa, kumbaga po ay kabigatan sa buhay. Hindi po pinalad sa kanya pong asawa. Kasi nga po, ang hinanap siguro ay yung pogi o mayaman, pero hindi niya po alam, nambubugbog pala pagka po nalalasing. Ano? Marami pong nakaka-relate sa bagay na iyan. So mga minamahal, nais kong sabihin sa inyo, na ito pong mayaman, mga minamahal, ay kumakain ng sagana sa araw-araw. So mga minamahal, pag ikaw po ay mayaman, kaya mo talagang kumain ng sagana sa araw-araw. Opo. So gusto ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, na pinatunayan lang po ng Panginoon na ito pong mayaman na ito ay talagang mayaman. Kasi marami pong tao po ngayon, mga minamahal, mukhang mayaman pero hindi po talaga mayaman. Paano po man masasabing mayaman? Yung talagang ikaw ay kumakain ng sagana at walang problema. Ibig sabihin, hindi ka problemado sa pera, hindi ka problemas. Marami kasing tao ngayon mayaman lang po yung itsura pero hindi po talaga mayaman. So, makikita po natin mga minamahal na ito pong taong mayaman na ito ay nakadamit kulay ube at kumakain ng sagana. So, mga minamahal, hindi na po sinabi kung ano ang pangalan po nung mayaman. No? Sa Bible po, tinatawag po na dives. Ano po? D-I-V-E-S. Yung pong taong mayaman. Sa culture po o sa panahon pong ito, mga minamahal. Kaya pagka po kayo ay nag-research, pwede nyo pong itype po yung the dives and the poor Lazaro. Ano? So mga minamahal, makikita naman po natin ang ikalawang persona dito po sa kwentong ito na sa verse 20, at isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. Kabaliktaran naman po ng kalagayan po ng mayaman, ang kalagayan po ng pulubi. Of course, alangan naman po yung mayaman, pulubi din. Hindi po pwede, kaya nga po mayaman. So, pinakita din po yung description kung ano po yung kalalagayan po mga minamahal lang pulubing ito. Ang sabi po dito, ang pangalan niya ay Lazaro. So, itong pulubi, ang pangalan ay Lazaro, lipos ng mga sugat. Mga minamahal, when we say lipos, ito po mga minamahal ay sa atin po, sa Tagalog ay puspos. Marami, ano ho? Many wounds sa English. So mga minamahal, makikita po natin dito na kawawa at kaaba-aba po yung kalagayan po ng pulubi. At ang sabi po dito ay inilalagay sa kanyang pintuan. Kanino pong pintuan? So mga minamahal, makikita po natin mga minamahal na siya po ay nakalagay sa pintuan ng mayaman. Yung pong kanya doon, pintuan po ng mayaman. Kasi ako'y naniniwala, ito pong pulubi, wala pong pintuan. Oho, sapagkat siya nga po ay nanlilimos. At ang sabi nga po dito sa kwento, at naghahangad na mapakain ng mga mumo. Hindi po ito yung mumo na nakakatakot. Mumo.
Pag sinabing mumo, ito po yung mga tira-tirang kanin na lumalaglag po sa atin pong hapagkainan. Ang tawag po dun ay mumo. Na nanganghuhulog mula sa dulang ng mayaman, oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Makikita po natin mga minamahal yung kaaba-abang kalagayan po nitong pulubi na siya po ay naroon sa pintuan. Hindi man lang po pinapasok ng mayaman dahil nga po maraming sugat tsaka po pulubi. At makikita po natin mga minamahal, naghahangad. Ibig sabihin po mga minamahal, kumbaga po, pangarap lamang po ng pulubi na ito na makain po mga minamahal yung mga nalalaglag. So yun lang yung desire niya mga minamahal. Yung mga mumo na pumatak po dun sa galing sa lamesa ng mayaman, yun lang po yung kanyang gustong makain. Eh tayo, hindi po yun yung pangarap natin mga minamahal. Gusto nating makain yung mga pagkain dun po sa pagkain ng mga mayayaman. Pero alam niyo po, napakasimple lang po ng pulubi na ito. Yun man lang daw mumo na malalaglag dun sa ano, makain niya. Gano po kaawa-awa ang kalagayan po ng pulubing ito. Pero mga minamahal, simulan na po natin yung lesson na gusto ko pong i-share sa inyo. So pagdating po mga minamahal sa verse 22, at nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. So mga minamahal, ang kalagayan po pala ng tao, wag po nating sasabihin mga minamahal na kaawa-awa yung kalagayan ng taong mahirap. Sapagkat mga minamahal, mayaman at mahirap, pareho lang pong namamatay. Minsan, nadadaya po tayo nung mga sabi-sabi na iba talaga pag mapera kasi humahaba yung buhay. Sa totoo lang po, pagka kayo po ay lumalim sa salita ng Diyos, mas marami pong namamatay po na yung mapipera. Opo, pag binasa niyo po ang Bible, yung mayaman, yung kanyang pera ang dahilan kung bakit siya namatay. Ano? So, napakarami pong katotohanan mga minamahal sa likod po ng kayamanan na hindi niyo po gugustuhin po na maranasan. Oho, yung stress, yung pagod, yun pong kabigatan ng puso. Dahil pagka po mayaman, ako'y naniniwala mas marami itong nagagawang kasalanan. Oho, so makikita po natin mga minamahal, nagpantay po yung mayaman at mahirap sa salitang kamatayan. So mga minamahal, punta na po tayo sa ikalawa pong lesson. So una po, mayaman at mahirap pareho pong namamatay. Pangalawa, at nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. So mga minamahal, if you're going to trace the word Abraham's bosom, it speaks about heaven. Ito pong pulubing ito, mga minamahal, ay dinala ng anghel. So sinabi po dito, anghel. Ang trabaho po ng mga angel, mga minamahal, ay dalhin ang kaluluwa ng tao sa dapat niya pong pagdalhan. Oho! So makikita nga po natin mga minamahal na ito pong si Lazaro ay nakarating po sa langit. No? At ito naman po ang sabi dito, at namatay din naman ang mayaman at inilibing. Verse 23, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Mga minamahal, ikalawang puntos po natin ngayong gabi, dalawa lang po yung pwedeng puntahan ng tao. Sinapupunan ni Abraham at ang Hades. So yung Hades po mga minamahal ay ang ginamit po ditong salita pong Griego po ay gayina. Ano po? Ito po yung lugar na mainit. Ano po? Na binigyan pong description po ng Bible. Gusto ko pong i-summarize sa inyo kung ano po yung description po ng Bible. Ang sabi po ng Bible, ito pong Hades or Hell.
Dito daw po, mga minamahal, dinadala ang mga taong makasalanan. Kasama po ng mga bulaang propeta at ng hayop. Doon po sila ibinulid at magpakailan-kailanman sila'y pahihirapan araw at gabi. Nadyan na nga po ang pagtangis ng at pangangalit ng mga ngipin. Eh bakit po ba may pangangalit pa ng ngipin? Sapagkat ang tao pong pumunta ng impyerno ay meron pong panibagong katawan. At yun naman pupunta po ng langit, meron din pong panibagong katawan. Kaya po magngangalit ang mga ngipin. At ang sabi po ng Bible, may mga uod na hindi na mamatay. At ang sabi po, pusikit ng kadiliman. Maminamahal, may apoy, pero pusikit ng kadiliman. Paano nangyaring may apoy? Di ba, pag may apoy, dapat maliwanag. Maminamahal, sa pag-aaral po, ano po, meron po palang apoy na kulay itim. Oho. So, mga minamahal, ito pong apoy na ito, mainit, ano po, na siya pong pinakamainit daw po, mga minamahal, ay doon po matatagpuan sa apoy ng impyerno. Pastor, meron ba talagang lugar na ganyan? Eh kung hindi po talaga ito totoo, ibig sabihin po pala, ang Panginoon po ay nagsisinungaling sa tagpong ito. Pero makikita po natin ang Panginoon po, lahat ng kanya pong sinabi po ay hindi natin mahahatulan na ito po ay kasinungalingan. Ang Panginoon po, kahit hindi natin paniwalaan, talagang mangyayari po ang kanya pong salita. Oo, nung sinabi niya nga pong siya'y mamamatay, hindi paniniwalaan ng kanya mga alagad. Pero sabi ng Panginoon, kinakailangan itong mangyari sapagkat ito ang nakatakda. So mga minamahal, kahit ayaw nating tanggapin ang katotohanan ito, hindi nababali o hindi nawawala yung katotohanan ng meron pong impyerno. Eh pastor, ano naman po yung purgatorio? Ano po ang ibig sabihin ng purgatorio? Mga minamahal, sa Bible po wala pong purgatorio. Dalawa lang po ang destinasyon po ng tao. Ito po ay langit at impyerno. Sino po ang pupunta po sa langit? Mamaya natin pag-usapan yan. Sabi po ng ating kinagisnan pong paniniwala o reliyon, mga minamahal, nung ako po ay hindi pa po nakakapagbasa po ng Bible, napapakinig ko na po ito, pero hindi ko naman po ito masyadong inuunawa. Hindi ko po ito masyadong binibigyan ng importansya. Ang mahalaga po sa akin dati, yung bisyo at kasalanan. So mga minamahal, ang ibig sabihin po ng purgatorio, according to Roman Catholic, ito daw po yung immediate place na kung saan dinadala daw po dito yung mga taong makasalanan. So kaya po ito ay purgatory, ang ibig sabihin po yung word na purga, doon po'y lilinisin ka sa lahat daw ng iyong kasalanan. And then, pagka daw po nalinis na by prayer, by giving sa simbahan, pagdadasal o pagmimisa dun sa patay, ay nahahango daw po yung kaluluwa mula po dun sa purgatorio. Mga minamahal, there's no such thing in the Bible, purgatory. Kahit po kayo magbasa. Wala pong ganyan, mga minamahal. Mula pa po sa Genesis hanggang Revelation, wala pong purgatorio. At mga minamahal, yan po ay kathang doktrina lamang po ng ating kinagisnan pong relihiyon. At ang pinakamalalim na dahilan po niyan, mga minamahal po, is business po yan, mga minamahal. Bakit? Kasi kung talagang hindi business, bakit may bayad? Di ba? Bakit bawat dasal, bawat prayer, bawat ganun, may bayad, mga minamahal, may resibo. Mga minamahal, meron pong kwento, nais kong i-share to sa inyo, para naman kayo po ay ano. Meron pong isang nanay na kung saan po ay lumapit sa pari at nagtanong, "Father, kamusta na po yung aking asawa sa kanya pong kalagayan ngayon?" Aba, yung sabi po ni Father, kakaunti na. Sapagkat yung isa niyang paa ay nahango na sa purgatorio. Yung isang paa ay nahango na. Konti na lang. At siya'y makakaalwas na doon. Sa mga minamahal, ito pong matandang ito ay nagsabi po doon kay Father ng, "Yes! Yes! Yes!" Sabi ng Father, ni Father, "O bakit po kayo ay nag-celebrate? Bakit po kayo natuwa?"
Ay, Father, eh sino ba namang hindi matutuwa? Eh kung nakalpas na pala yung kanyang isang paa, eh okay na. Eh bakit to okay na? Iisa naman ang paa ng asawa ko kasi naputol na. So, ito po palang kanyang asawa po, nagka-diabetes at naputol po yung paa. Pinutol po ng doktor. So, sabi po nung nanay, eh okay na, hindi ko na ipapadasal kasi dagdag gastos pa eh. Nahango na pala yung isang paa eh. Wala na siyang isang paa. So, mga minamahal, sa totoo lang po, nakakatawa, no? Pero sa totoo lang po, dahil wala tayong alam sa Biblia, tayo po ay pinagluloko. Mga minamahal, kung talaga pong totoo ang paglilingkod, bakit po may bayad? So, mga minamahal, pag-aralan niyo po ang Biblia po. Ang Panginoong Hesukristo po ay gumagawa ng gawaing paglilingkod at ito po ay walang bayad. Pero, ang simbahan naman po ay tinuruan ng Panginoon na tumanggap po ng kaloob. Pero hindi po sa magitan po ng payment or merong voucher, mga minamahal. Yung offering po, ito'y galing sa puso ng mga taong nagmamahal sa Diyos, gustong magpagamit para magkaroon po ng supply ang simbahan. No? Kaya nga po, ang tunay po nga mga simbahan ng Panginoon, sa totoo lang po, mapapansin po ninyo, sila po yung mga simbahan po eh hindi matapos-tapos. Ano ho? Pero yung mga simbahan po na sila po yung nagtuturo ng maling aral eh sila pa po yung magagandang simbahan. Pero hindi naman po na nasusukat sa ganda ng simbahan, mga minamahal. Malimit, mga minamahal. Yung pa pong maling relihiyon o maling aral, sila po yung may mga magaganda at talaga naman pong prestigious. Ano ho? Talaga pong ang sarap pumasok. Ano ho? Pero mga minamahal, ang Panginoon po ay maliwanag na nagtuturo na wala po yan sa simbahan. Sapagkat wala po tayong magagawang bahay para sa Panginoon. Kundi po, yung aral ng Panginoon ang ating tinitingnan. Yung bang aral ng simbahan na yan ay tama para atin pong paniwalaan. So mga minamahal, langit at impyerno lamang. So, pumunta po yung pulube sa langit at yung mayaman ay pumunta ng impyerno. Tanong, bakit pumunta yung mayaman sa impyerno? Mga minamahal, makikita po natin dito na mayroon pong pulube na hindi niya malamang po ginawaan ng maayos. Nagre-reflect po mga minamahal yung ating mga gawa. Yung ating mga kilos, mga minamahal, doon po sa tinatawag nating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Mga minamahal, makikita po natin, itong mayaman na ito, mga minamahal, ay hindi niya man lamang po pinapasok yung pulube doon sa kanyang tahanan at tinulungan, ginamot ang kanyang mga sugat. Nagpatuloy lang siya sa kanyang pagsasaya at sa kanyang pong kayamanan, mga minamahal. So masaya lang siya sa kanyang kayamanan. Hindi po siya, wala po siyang isip na maglingkod sa Diyos at gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 25, ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. So ang tinutukoy din ng Panginoon, yung mga tao kumikilala sa Kanya, na pag meron pong tao po na nangangailangan, ay atin pong pinatutuloy, atin pong pinapapasok, at atin pong inaasikaso. Pero alam niyo po, I know some religion, meron pong mga samahan na ganito ang kanilang style. Ano po? Pagka mayaman, yun, ang ganda ng tayo. Wow, ano? Talagang yumuyuko pa yung mga ano. Pag mataas na tao ang dumating, pagka pumayaman, talaga namang, ano? Asis na asis, mga minamahal. Pero pagka pupulubi, ano ho, eh hindi ho masyadong pinapansin. Ano ho? Hindi ho pinakukundanganan. Mga minamahal, ang Panginoon po hindi ganun. Ang Panginoon po, mas inuuna niya pong paglingkuran yung mga taong nangangailangan kesa po dun sa mga tao pong meron na at ika nga po ay mayaman. So mga minamahal, makikita po natin yung ikalawang katotohanan, langit at impyerno lamang ang pupuntahan ng tao. Mga minamahal, punta na po tayo sa ikatlo. Ang sabi po dito, mga minamahal, verse 25,
Datapat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. So mga minamahal, nais ko pong sabihin po sa inyo na meron pa pong pakiramdam sa kabilang buhay. So tayo po pag namatay, we can experience the taste. Yung tayo na, naliligayahan, tayo po'y nahihirapan, pwede po nating maranasan yun. So mga minamahal, yung pulubi po ay nakaranas po ng comfort dun sa langit. At ito naman pong mayaman ay nagdurusa. So mga minamahal, sabi po ni Abraham dito po kaya ano, di ba nung ikaw ay nasa lupa, puro ka pasarap? Wala kang iniisip kundi sarili mo lang eh. Puro yung iyo ang inisip mo. Pero itong pulubing ito na minsang nag-share sa iyo ng salita ng Diyos, ikaw ay kanyang inaakay, pero ayaw mo namang maniwala, eh siya man ay naghirap, ngayon ay siya ay inaaliw na doon, dito sa langit. Mga minamahal, nais ko pong sabihin po sa inyo na hindi po nasusukat ang buhay sa magitan po ng material na bagay. Aaminin ko po sa inyo, mga minamahal, ang inyo pong lingkod na ito, ako lang po'y maganda po ang bihis, pero sa totoo lang po, ako po ay wala pong bahay, wala po akong sariling bahay. Kami po'y nangungupahan. Pagka kami po'y pinalis dito, ay ahanap na naman po kami ng maupahan. Kumbaga po sa pantaong pananaw, kawawa naman po kami. Ano ho? Sa totoo lang po, ako po hindi naaawa sa sarili ko. Ako po ay pasalamat na pasalamat sapagkat kahit ako po ay mahirap sa lupang ito, ako po'y walang kotse, ako po'y walang kayamanan, ay mga minamahal, ako'y naniniwala na ako po ay dito sa lupang ito, ako man ay mahirap. Pagdating po doon sa langit, ako po ay mayaman. Sapagkat ako po'y naniniwala sa salita po ng Panginoon na yung mga taong pinili nila ang magpakayaman sa lupang ito at iniwanan ng Panginoon pagdating sa kabilang buhay, sila po yung pulubi. Pero yung mga tao pong naghirap, iniwanan na yung mga bagay na meron sila, mga minamahal, para lang maglingkod sa Panginoon, para lamang po ibigay yung iningi ng Panginoon mula sa kanya pong mga salita, sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 19 to 20, huwag kayong magtipo ng kayamanan dito sa lupang ito na kinakain ng tanga, kinakalawang at ninanakaw ng mga magnanakaw, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan doon sa langit. So mga minamahal, bakit tayo mag-iipon ng kayamanan doon sa langit? Isa lang po ang dahilan, kasi tayo pupunta sa langit. Yung mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. So mga minamahal, may pakiramdam pa po. Yung tao pong mamamatay na wala sa Panginoon, paihirapan araw at gabi doon sa apoy na walang hanggan at apoy ng impyerno. Mga minamahal, sa loob po ng 70 years, kung tayo may mabuhay hanggang 70 years, o kung ikaw ay malusog, ha, darating pa sa 80 years old, o yung iba umaabot pa ng 80 plus. Pero isugdol na po natin doon, mga minamahal, sa edad po na 80 years old. Compared to eternity, mga minamahal, maraming tao, ipinagpapalit po nila yung kaligayahan po sa maiksing panahon sa buhay na ito sa walang hanggang pagdurusa sa apoy ng impyerno. Bakit? Sapagkat ayaw po nilang talikuran ng kanilang mga kasalanan na pandalian lamang ang kaligayahan. Nisamantalang, ang mga tao pong kumilala sa Panginoon, tayo po ay, oo nga, tayo nahihirapan, tayo naglilingkod, tayo mga mukhang nagpapakaulol, sabi po ni Apostol Pablo, eh mga minamahal, gayon pa man po, tayo po yung tunay na matalino. Bakit? Dahil yung panahon natin sa lupang ito, tayo po ay naglalakbay lamang. At darating yung panahon na tayo po ay ahantong sa kabilang buhay. Any moment from this very hour, mga minamahal, I tell you this, according to the statistic of death, ano po, every tick of the clock, 2 person die. Eh ngayon na nga lamang po, kitang-kita po natin yung mga namamatay. Ano ho?
pagka po kayo nanood ng balita dahil daw po ng COVID, ayun, patay ng patay. Ano ho, kahit hindi ho COVID, namatay dahil ng COVID. Ano ho? So mga minamahal, what if the tick of the clock is yours, mga minamahal? Are you ready to face the judgment of God? If not, mga minamahal, pakinggan niyo po itong mabuti. Verse 26. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon ding walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. Mga minamahal, ikaapat po na lesson mga minamahal. Ang tao pong pumunta po sa langit at impyerno, hindi na po pwedeng umalis doon. Lagi ko pong ginagamit ito pag ako pinangangaral sa patay, kasi ito pong ating pinag-uusapan po mga minamahal, ito po yung lagi namin itinuturo pag meron pong namamatay, which is talaga namang totoo mga minamahal. Oho. So, paniniwala ng marami mga minamahal, pag ang tao daw ay namatay, pauli-uli daw lang ang kaluluwa. Isipin nyo ito mga minamahal. What if kung yung taong ito na namatay po ay suga pa po sa kasalanan? Rapist na, nangmumulestya, mayaman, ibig sabihin ko lahat ng kasalanan ginagawa. Tapos pag namatay pala walang judgment, hindi po ba napaka-unfair naman ng Diyos pagka ganun? Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, anak mo ginahasa. Anak mo ginasa, tapos kitang-kita mo kung paano niyang chinap-chap yung katawan, talagang inilagay sa sako na abutan mo. Mga minamahal, baka sabihin ko sa iyo, no? Baka sabihin ko sa iyo, baka ikaw ay magsalita ng ganito, impyerno pa'y kulang sa taong yan. So mga minamahal, hindi lahat ng namamatay po ay sa kumbaga po sa langit pumupunta. At pagka nakarating na po tayo, mga minamahal po, doon sa ating destinasyon, I tell you this, wala na pong labasan. Ang impyerno ay lugar na may pasukan, pero wala nang labasan. At mga minamahal, kung ikaw naman ay makakarating sa langit, sasabihin ko sa iyo, hindi mo napipiliin pang umalis sa langit. Sasabihin ko po sa inyo, lalo na kung marami kang utang, namatay ka, pero palangit ka. Mga minamahal, sasabihin ko po sa inyo, ay hindi na ho kayo magtatangkang bumalik dito po sa lupang ito. Mga minamahal, yun po yung ika-apat na katotohanan. So wala na pong labasan. Hindi po totoo yung pong mga ligaw na kaluluwa na inaano po ni Ed Caluwag na dito sa lugar na ito ay naramdaman niya na yung meron daw pong bata na nagpaparamdam lagi doon sa lugar na yon. Ay mga minamahal, sino pong gumagawa niyan? Ang diablo po, ang demonyo po, kaya niya pong gumawa ng mga ganyan. Yung evil spirit, they are the angels from heaven na lumaban sa Diyos. They are the demons right now. Bakit may mga napoposes? Bakit po may tikbalang daw? Bakit may tiyanak daw? Bakit may gayon? Mga minamahal, yun ay tao na lang ang naglagay ng kaisipan sa bagay na yun. Pag ang evil spirit ay iyak ng bata ang ginagaya, anong sasabihin? Tiyanak. Pagka nandun sa puno, umuusok, kapre. Di ba? Pagka ikay naliligaw, babaligtarin mo yung damit mo. Ikaw naman naniwala din sa tikbalang, di ba? Natitikbalang, di ba? So, mga minamahal, I tell you this truth para hindi po kayo, kumbaga, maligaw. Wala na pong labasan sa ating destinasyon. So, mga minamahal, punta na po tayo dun sa panghuli. Eh, bakit ganaman po nakarating nga sa langit ito pong pulubi at yun naman pong mayaman doon pumunta sa impyerno? Ito yung sasagutin po natin ngayon mga minamahal. So mga minamahal, sabi po dito verse 27, at sinabi niya, ipinamamani ko nga sa iyo ama na suguin mo siya sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. So mga minamahal, nais ko pong sabihin po sa inyo na ito pong mayaman, siya po'y patay na dito sa tagpong ito. Pero siya po yung nananalangin.
So mga minamahal, makikita po natin dito sa kwentong ito na ito pong mayaman, mga minamahal, ay nananalangin na sana, ito po ha, na sana merong pumunta para mangaral ng salita ng Diyos. Patotohanan, ibig sabihin po, may mag-witness, may mag-share. At gusto po mangyari pa nga po nitong ano, nito pong mayaman, ang sabi po dito, ganito. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mga gsisisi. So mga minamahal, direkta na pong sinabi dito nung mayaman, na itong mayamang ito nung nabubuhay pa ay wala pong pagsisisi. Ano ang ibig sabihin ng walang pagsisisi? Mga minamahal, lahat po ng tumanggap sa Panginoong Hesukristo po ay nakaranas po ng tunay na pagsisisi. Kung ikaw hanggang ngayon nagbabarik pa rin at hindi mo kayang iwanan ng pagbabarik, edi hindi ka pa rin nagsisisi. Kung ikaw hanggang ngayon chismosa pa rin, chismoso, ikaw ay magsusugal pa rin hanggang ngayon, ikaw ay babaero pa rin, hindi ka makontento sa isa. Hanggang ngayon, ikaw ay bakla, ikaw ay tomboy, hindi ka nagsisisi. Mga minamahal, I tell you this, maliban ng ikaw ay magsisi, hindi ka makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga nung si Jesus Christ nangangaral, mga minamahal, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So mga minamahal, gusto ko muna pong puntusin yung nanalangin po yung mayaman dito, nanalangin po siya. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, na ang dapat pong manalangin talaga ay yung namatay. Hindi po yung mga buhay para dun sa patay. Mali po na ipinapanalangin po yung namatay. Oho, di ba? Yung pong mga matatanda na nanalangin, tinatawag po yung kung sino-sinong santo, ano, yung gintong garing, mga ganun, cross, ayong corona ni Kristo, mga ganyan-ganyan, gayong-gayon. So mga minamahal, lahat po ng bagay na yan na atin pong kinagisnan po ay absurd sa Bible. Bakit? Ang liwanag po, yung pong namatay ang nananalangin. Kaya nga po mga minamahal, meron po akong nabasa po kanina, you know, I want to share this with you. Meron pong isa pong teenager na lumapit po at ang sabi ay, Pastor, pwede mo bang ipag-pray yung aking yumaong mahal sa buhay? Okay. So, mga minamahal, sabi po nung pastor ay, gamitin natin itong illustration na ito. Kailan ka ba dapat manalangin bago mag-exam o pagkatapos ng exam? Sumagot yung bata. Abay, syempre po, bago po mag-exam, dapat po ay manalangin. Sana ay makapasa. Bakit? Bakit ka kailangan manalangin bago mag-take ng exam? Kung ako po ay mananalangin pagkatapos, ano pang silbi nung ano, tapos na po yung exam? Diba? Yun ba yung tatama pa ba yung sagot? Hindi. Ang prayer, ang purpose of prayer is maitama natin yung ating mga mali. Lord, sana pag nag-exam na po, maging tama yung aking ano. So, ang purpose po ng prayer, mga minamahal, hindi po after ng kamatayan, kundi bago mamatay ang tao, dapat natin silang maipanalangin na sana po sila po ay magsisi ng kanila pong mga kasalanan. Talikuran po nila ang bisyo, kalayuan, ang lakad ng sanglibutang ito, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Diyos, hanggat hindi mo iniiwanan yung sanglibutang yan, hindi kayo magkakasundo. Sapagkat kailanman po, ang sanglibutang ito at ang Diyos ay hindi po magkapanagpo. Oo, bakit? Ang isip ng sanglibutang ito, kayabangan, pita ng laman, pita ng mata, yung bang tatlo-tatlo na yung cellphone, gusto pa rin bumili. Wala namang perang panghulog sa Innova, kahit po nagkakuba-kuba na sa pagtatrabaho, masabi lahang na nakakutsit, mayaman, di ba? Kukuha pa rin kahit na bat-bat na ng utang. So mga minamahal, ang Diyos kakaiba. Ang sabi ng Diyos, pag ikay may pagkain, may inumin, makontento ka na doon. Masiyahan ka na. At ako po ay mayroong quotation po na ginawa.
Maraming tao pinipilit maging masaya sa mundong ito na hindi naman talaga pwede kang maging kontento, kundi nilikha tayong kulang para tayo'y sa Diyos magpakaligaya. There is an emptiness of our heart. There is a longing in our heart, mga minamahal, that only God can suffice. Only God can satisfy. And that name is Jesus Christ. Kaya nga sabi po ni David, mga minamahal, the Lord is my shepherd. Si Jesus Christ ang aking pastor. At hindi na ako mangangailangan. When you have Jesus in your life, then you have nothing to add in your life. But God will add anything that you need. So mga minamahal, dito po ako magtatapos. Sabi po nitong mayaman, kung meron daw pong patay na bumangon para po patotohanan yung mga buhay, eh magsisisi sila't maniniwala. Mga minamahal, sinabi po ito para po makasigurado po yung mayaman na magsisisi talaga yung mga kapatid niya. Pero mga minamahal, I tell you this, yun nga pong buhay hindi pinaniwalaan eh, yun pa kayang patay. Isipin niyo po, biglang may kumatok sa inyong pintuan, yung pumanaw po ninyong ano na nakalansay na po, kumbaga po ay inaagnas na yung katawan, pupunta sa inyong bahay, kakatok. Hoy, magsisi ka na. Aba, malapit ka nang mamatay. So mga minamahal, pagbukas mo ng pinto, makikita mo yung yumao mong kamag-anak. Ano ay papaupuin mo kaya? Oh sige, pasok ka, ubigay. Ano ka natin? Gayon kaya? Yun nga lang, hindi naman totoong multo eh. Takot na tayo eh. Di ba? Yun nga lang ang ano eh. Yung lang, naramdaman natin lumamigla ang eh. Abay, kinilabutan na eh. Oh. Kaya lalo ngayon, magno-November na. Uso na naman yung kwento-kwento na mga minamahal, huwag po kayong maniwala po na yung mga kaluluwa po ay ligaw. At dito po ako magtatapos, mga minamahal. Kung kayo man po ay meron pong mga yumao na pong mahal sa buhay, kung nasaan na po sila, naroon po sila ngayon, wala po sila sa sementeryo, mga minamahal. Kultura lamang po, at sa madali salita yan po ay negosyo lamang po. Yung pong All Saints Day na yan, na kung saan binibisita ng mga tao yung kanilang mga mahal sa buhay pagka November 1. Mga minamahal, nung nakilala ko po ang Panginoon, hindi ko naman sinasabing huwag nyo nang puntahan. Ang ibig sabihin ko lamang po, yan po ay tradisyon lamang. Ibig sabihin, pwede namang ibang araw mo puntahan. Eh bakit November 1 kailangan mong puntahan? Lalagay mo doon ng kandila, lalagay mo ng bulak. Anong purpose nun? Diba? Parang ikaw, sinasabi mo na naroon pa rin yung kaluluwa niya. Naroon pa rin, kawawa naman siya. Mga minamahal, hindi po ganun. Pag ang tao po ay namatay, siya po ay nasa langit, siya po ay nananalangin sa iyo na ikaw ay magsisi din. At sana tanggapin mo rin ang Panginoong Hesukristo. Ngayong gabi, as I end this message, para ikaw ay makatiyak kagaya po nung pulubi na pumunta po sa langit. Simple lang. Kung ngayong gabi ay magpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon, you will admit your sin before God. Tatanggapin mo at kikilalanin mo sa harapan ng Diyos na ikaw ay makasalanan. Hindi mo kayang maligtas sa iyong sarili, sa iyong relihiyon, sa iyong mabuting gawa, sa iyong mga ritual, at sa kung ano-ano mang paraan na atin pong kinagisnan. There is only one way going to heaven, and there is only one Savior na pwede po nating kapitan at panghawakan. And His name is Jesus Christ. Sabi po ni Jesus Christ, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can cometh unto the Father but by me. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, namatay siya para sa atin. If anyone believeth in Him, should not perish, but will have an everlasting life. So mga minamahal, kung talaga ngayong gabi, tinatanggap mo ang Panginoong Hesus, ang mararamdaman mo sa iyong mga kasalanan, kahihiyan. Tatalikuran mo na ang iyong mga kasalanan na ngayon, nalaman mo na dahil lang iyong mga kasalanan, dadaling ka ng Diyos sa impyerno. Pero salamat, meron palang Diyos na nagkatawang tao
ang pangalan niya ay Jesus at ginawa niya po ang kaligtasan, ibinuwis ang kanyang sarili, ibinuwis ang kanyang buhay, tumigis ang kanyang dugo upang yung kanyang dugo, mga minamahal, ang siyang sisimbolo na panglinis ng atin pong mga kasalanan. Yung damit mo mga kasalanan, sinuot niya. At yun naman pong damit niya na panghari at pagiging banal, isusuot niya naman po sa atin. Kailan? Pag ikaw ay tunay na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At kung tunay ang iyong pananampalataya, hindi pwedeng hindi kita kagaya. Dahil nung ako'y sumampalataya sa Panginoon, tinalikuran ko ang akin pong mga kasalanan at pinili ko ang maglingkod sa atin pong Panginoon. So ngayon pong gabi, bago po tayong manalangin, nais ko pong batiin ang lahat ng atin pong mga kasama ngayon pong gabi. Magandang gabi po sa lahat po ng nakikinig po ngayong gabi. Ano? Salamat po. Unang-una na po sa listahan, ang Tia Dori. Magandang gabi po sa inyo. Okay. Kamusta po kayo dyan? Si Heart Burigas. Ito po'y aking inaanak. Hello po. Kuya Albert at Sister Eloy. Magandang gabi po. Sister Magilyn Basit. Oh, member po ito dito. Kathleen Almario. Ito'y aking magandang pinsan. Ano? At salamat. At talagang ito ay wala ding patlang sa atin pong Bible study. At ito'y bunga, ito po'y bunga po ng tinatawag na kaligtasan. Kasi pag hindi mo kaya mag-enjoy sa salita ng Diyos, hindi mo talaga pwedeng sabihin na meron kang pananampalataya. Aho, salamat! Sa gabing ito, kasama din po natin ang akin pong bayaw, ang akin pong Kuya Gary Castillo. A blessed evening, Kuya Gary. Si Lina Atienza. Okay. Lina Lira Atienza. Magandang gabi po sa inyo. Hindi ko ito kilala. Si Anita Leonardo. Nanay Anita, magandang gabi po. At salamat at inyo pong sinubaybayan ang atin pong gawain ito. Okay, next in line po natin, Sister Micah Arevalo. Salamat sis, alam ko pong marami kayong shares, ano? At alam ko marami din kayong bunga sa langit. Si Sister Alma Cara from Talisay, God is able. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po kay Tito Diging, Ladi Arcas. Okay, magandang gabi po. Ang Tiyo Sammy Almario, aba magkaiba pa eh. Ang tiya ko at ang tiyo ay, ayan, sila po ay may kanya-kanya yatang cellphone. Si Joby Belangoy. Okay, ito ipipinsanin namin ito. Kamag-anak ito ng aking asawa. Oho, Belangoy din. Ano? So, Mark Anthony Aquino. Magandang gabi, Mark Anthony. Hindi kita kilala, pero kilala ka ng Panginoon. Si Raymond Canceran Lacandula. Lacandula nga? Okay. So, hindi ko masyadong kilala. Si Emmanuel Basit. Ay, kilala ko ito. Ano, ito ay poging member dito sa simbahan. Si Sister Neng Masangkay. Member ito sa Tanhawan. Magandang gabi po. Si Pastor Jose Conwi. Ba, ito ay pastor ni Pastor Andrew. Magandang gabi po, Pastor Jose Conwi. Ito pong pastor na ito na nag-view ng atin pong gawain ay hindi ko alam kung active pa siya ngayon. Eh ako po ay sumasaludo po sa inyo, ano? Sapagkat isa po kayo sa mga pastor na akin pong tinitingala sa inyo pong buhay, sa pananampalataya at sa inyo pong bunga sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyo, pastor. Si Ganggang Pakulanang. Okay, hindi ko ito kilala. Si Lorena Balba. Magandang gabi po, Lorena, Sister Lorena Balba. Si Eva Makalalag. Hindi ko rin ito kilala. Si Jasmine Arcega. Parang ito'y taga Sitio Arcega. Si Fernan Maderaso, magandang gabi po. Si Michelle Muares. Okay. So, at si Ate Eloy Burigas. Ayun, ito'y mag-ina, si Heart at saka si Ate Eloy. So, sino man po na nakakapanood at manonood pa ng gawain pong ito, hindi man po namin kayo nabati, pero ang Diyos po ay natutuwa para sa inyo na ngayong gabing ito ay napakinig po ninyo ang isa pong makabuluhang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sa atin pong pagtatapos, samahan niyo po ako sa atin pong pangwakas
na pananalangin. Tayo po yung muko at pumikit, tayo po yung manalangin. Amang banal sa langit, maraming maraming salamat nga po sa iyo pong biyaya. Salamat po sa kwento po na iyong ikinwento, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay maituwid ang amin pong mga maling paniniwala tungkol po sa likod ng kamatayan. Na dati ang aming paniniwala, pagka kami, Panginoon, ay namatay, lahat kami sa langit pupunta. Pagsta kami nakagawa ng kaunting kabutihan, yun po yung alam namin. Ang alam po namin, pag namatay po ang tao, dapat pong ipanalangin ng mga matatandang magdarasal. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sapagkat ipinaunawa po ninyo sa amin na ang magliligtas sa amin ay hindi po yung panalangin, hindi po yung aming gawa, kundi Panginoon, yung pong pagsisisi sa aming mga kasalanan at pagkilala sa amin pong nag-iisang tagapagligtas, yung pananampalataya kay Hesukristo. Yun lamang po ang itinuturo mong daan, o Diyos, sa gabing ito. Wala na pong iba. Kung kaya nga po, o Diyos, sa lahat ng nakinig ngayon, napakaliwanag po, walang ibang daan ng kaligtasan, kundi ang kamatayan ng iyong bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan po niya, yung aming kasalanan ay kanyang binayaran upang kami po ay wag na pong magbayad. Maraming nga pong salamat, o Diyos, sa bawat isa at ganun din po sa mga kakilala ko pong may karamdaman, iyo po silang pagagalingin, Panginoon, sila po iyong gagawaran ng iyong mayamang bendisyon at pagpapala. Sa lahat ng nakinig ngayon, bigyan mo sila, Panginoon, ng lahat ng kanilang pangangailangan mula po sa kanila pong hapagkainan, sa kanila pong pangangailangan pinansyal, sa kanila pong physical, Panginoon, ilayun niyo po sila sa anumang pong virus, Panginoon, lalo na po sa COVID-19, lalo tigit, pagpalain niyo po silang patuloy ng espiritual na bagay na patuloy pong nagbubusog ng amin pong mga kaluluwa. Maraming maraming salamat po, o Diyos. Sa gabing ito, ikaw ay aming pinupuri, pinapasalamatan, itinataas, dinadalanginan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Once again,